Kamusta mga kabasketball and welcome to Nash Basketball TV. Tinalo ng TNT katropa ang undermanned na San Miguel Beermen at natapos ang laban sa score na 114-109. Nanguna para sa TNT ang kanilang monster import na si KJ McDaniels na umiscore ng 44 big points. Samahan mo pa ng 12 rebounds, 6 assists, 2 steals at 5 rejections. 6 of 9 from the Rainbow Territory itong si McDaniels. Kasama dyan ang crucial at dagger na 3-point shot na pansagot sa tikada ni John Holland. Marami ring highlight reel dunks ang dinisplay nitong si McDaniels. Umalalay sa TNT import si Troy Rosario na nag-ambag ng 30 points at 10 rebounds. Habang ang nagbabalik from injury na si Jason Castro ay gumawa lang naman ng almost triple-double, 12 points, 11 assists and 9 rebounds. Samantala, itong mga bagong recruit from Blackwater na sina Ray Parks Jr. ay meron lang 4 points at bokya si Di Gregorio. Alam natin na hindi lang yan ang kayang ilabas ng dalawang mama, kaya't sana ay mag-click na ang laro ng dalawa dahil makakatapat nila ang defending champions na Magnolia sa quarterfinals. Dahil sa panalo ng TNT, pasok sila sa third seed at dala ang twice to beat advantage. Naglaro ang Beermen without Arwin Santos, Ronald Tubid and Kelly Nabong dahil sa indefinite suspension na ibinaba ng SMB management dahil sa nangyaring gulo at sapakan sa practice. Yes mga kabasketball, nilabas na ng SMB officials ang kanilang parusa sa kanilang mga local players. Sa mga hindi gaanong nakakaalam, ang indefinite suspension ay pagsuspinde sa isang manlalaro na walang katiyakan kung kailan muling makakabalik o makakalaro sa PBA. Kagaya ito ng ipinataw na parusa kay Calvin Abueva na hanggang ngayon ay wala pa ring date kung kailan makakabalik sa PBA. Sakit ng ulo ito para sa SMB. Well, in fairness sa tatlong players, sa aking opinion at agree naman siguro ang lahat na ang malaking bagay na nawala talaga sa SMB ay si Arwin Santos. Unang-una, key player itong si Arwin Santos na nagpo-produce ng 10.5 points, 6.2 rebounds and 1 assist per ball game dito sa Governor's Cup. Nahihirapan ngayon ang SMB dahil nasira ang rotation nila sa kanilang mga players at hindi kaya po na ni Matt Ganuelas-Rosser ang slot na iniwan ni Santos. Sa loob ng 9 minutes na paglalaro, nag-ambag lang ng 1 point at 2 rebounds si Rosser. Samantala, ito namang si Des Wells ay hindi na napasama sa parusa dahil Tuesday night pa lang ay lumipad na ito pabalik ng US at for good and goodbye na talaga sa malupit na import ng SMB. Sayang dahil napakagaling pa naman maglaro ni Wells at talagang halimaw sa scoring. Pero dahil sa attitude problem, mukhang hindi na ito makakabalik sa PBA mga kabasketball dahil tiyak na aayawan ng mga teams ang isang import na may ganitong ugali. Si John Holland ang nagsilbing import sa Beermen at sa kanyang second game sa PBA. Improving ah, si Holland ay gumawa ng 25 points, 11 rebounds, 6 steals and 3 assists. Pero hindi sapat ang output ni Holland para maipanalo ang SMB. Dalawang sunod na talo ang sinapit ng SMB habang si Holland ang kanilang import. Dahil sa pagkatalo ng SMB, laglag sila sa top 4 at makakatapat ang Barangay Ginebra sa quarterfinals. Twice to beat advantage ang Ginebra kontra sa SMB. So ayan mga kabasketball, ano sa tingin nyo? Makakalaro kaya sa quarterfinals ang mga suspended na SMB players? Magpapalit pa ba sila ng import? O they will stick kay John Holland sa quarterfinals? Nangangamoy Grand Slam kaya? O goodbye na talaga? Mag-message lang sa ibaba sa ating comment section at pag-uusapan natin ang inyong mga opinion mga kabasketball. Thank you and God bless and see you on my next video.